Ikalawa ng Pebrero, taong 1998, nagulat ang lahat sa trahedya na sinapit ng Cebu Pacific Flight 387. 140 katao ang nasawi sa pagbagsak ng eroplanong ito sa Mount Sumagaya na matatagpuan sa Misamis Oriental. Paano nga ba nauwi sa mapait na trahedya ang dapat sana ay maayos na biyahe? Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng Cebu Pacific Flight 387? Yan ang ating aalamin, kaibigan. Kamusta? Welcome sa Kien Thoughts, ang channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Kung mahilig ka sa mga video na katulad nito, huwag mong kalilimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell icon, kaibigan. I-follow nyo na rin ang ating Facebook page at Instagram account. Sa video na ito, tunghayan ang kwento tungkol sa mapait na kinahinatnan ng 1998 Cebu Pacific Tragedy. Kaya, simulan natin. Ang McDonnell Douglas DC-9 aircraft o mas kilala bilang Cebu Pacific Flight 387 ay isang 31-year-old na eroplano na ini-acquire ng Cebu Pacific noong March 1997. Ang biyaheng ito sa pangunguna ng pilotong si Captain Paulo Justo at ng co-pilot na si Erwin Golia ay umalis noong ika-9 ng umaga ng February 2, 1998. Ito ay isang domestic flight na nagmula sa Maynila at magtutungo sana sa Cagayan de Oro City, pero bago yun, nagkaroon ito ng isang unscheduled stopover sa Tacloban City para magbigay ng isang spare tire sa isang stranded na Cebu Pacific na eroplano. Lula ng biyaheng ito ang 99 na pasahero at 5 crew. Kasama sa mga pasahero ang ilang mga foreigners mula sa mga bansang tulad ng Australia, Switzerland, Austria, Japan, Canada at isang surgeon mula sa Amerika. Bandang alas 2 ng hapon nang bumaba ang eroplanong ito sa Tacloban Airport. Nagtagal din ito ng halos 15 minuto bago muling lumipad sa himpapawid. Dito na nga magaganap ang isang bangungot sa kasaysayan ng aviation sa Pilipinas. Sumalpok ang Cebu Pacific Flight 387 sa Mount Sumagaya. Dito nga ay nagkaroon pa ng pagkalito dahil ayon sa official terrain map, ito ay tinatawag na Mount Sumagaya, pero tinatawag ito ng mga tagaroon bilang Mount Lumot. Sa pagsalpok ng eroplano sa kagubatan, tila ba inararon ito ang bawat puno na madadaanan nito hanggang sa ito ay huminto. Dahil sa tindi ng impact na tinamo ng eroplano, nasira ito at humiwalay ang iba't ibang parte, kasamang tumilapon ang ilang mga katawan ng mga pasaherong namatay sa pag-crash nito. Walang kahit isang pasahero o crew ang nakasurvive sa malagim na trahedya ng Cebu Pacific. Pumutok ang balita tungkol sa pagkawala ng eroplanong ito, pero dahil sa matarik na mga bangin at makapal na kagubatan, nahirapan ang mga nagsasagawa ng search and rescue operations sa paghahanap sa bumagsak na eroplano. Makalipas ang 3 araw, tsaka pa lamang natagpuan ang crash site. Salamat sa tulong ng Philippine Air Force at ng mga mountaineers na nag-volunteer para hanapin ang labi ng eroplano. Natagpuan nila ang crash site at ayon sa kanilang paglalarawan, para daw itong isang basurahan sa ibabaw ng kabundukan dahil nagkalat ang mga katawan ng mga pasahero, mga damit at mga sirasirang parte ng eroplano. Ano nga ba talaga ang totoong dahilan sa insidenteng ito? Hanggang ngayon, alam mo ba na ito ay isa pa rin napakalaking kontrobersya? Ayon sa mapa na sinusunod ng mga piloto ng bumagsak na eroplano, ang Mount Sumagaya ay 5,000 feet above sea level, pero ang aktual na taas pala talaga nito ay 6,000 feet above sea level. Dito pa lang ay mayroon ng napakalaking discrepancy na naging sanhi ng miscalculation. Kung nakaangat lang ng ilang metro ang eroplano ay maaaring nakaiwas pa ito sa aksidente. Nagkataon ding makapal ang hamog sa kabundukan with zero visibility. Masasabing tinantya na lamang ng piloto ang pagpapatakbo sa eroplano.
Base naman sa pag-iimbestigang ginawa ng Air Traffic Organization o ATO gamit ang mga ebidensya mula sa black box ng eroplano, sinasabi nila na ang pagkakamali ay nasa mga piloto dahil hindi sila pamilyar sa rutang ito. At in the first place, hindi naman talaga dapat ito ang ruta ng kanilang biyahe. Imbis na pumunta ng Tacloban ay dapat sa Cagayan de Oro sila pupunta. Nagkataon pa na hindi maganda ang panahon. Isa pa, sinasabi nilang sanhi ay kulang din ang training ng mga pilotong ito. Magkaganon pa man, mas marami pa rin ang mga nabuong katanungan kaysa sa mga kasagutan. May pananagutan ba ang ATO sa pagbibigay ng misleading na terrain map? Dapat nga kaya na isisi ang lahat ng ito sa mga piloto sa mapait na trahedyang sinapit ng Cebu Pacific? Hanggang ngayon, nananatili pa din itong isang kontrobersya kahit na makikita sa final report sa archive ng National Library ang sinisisi ng ATO ay ang mga piloto. Mayroon bang pananagutan ang Cebu Pacific dahil wala naman sa schedule ang paglapag ng eroplano ito sa Tacloban kung saan naganap ang malagim na trahedya? Wala namang may gusto sa nangyaring aksidente, pero sana lang maiwasan na maulit pa ang ganitong mga pangyayari. Sa ngayon ay naging atraksyon na sa publiko ang crash site ng Cebu Pacific Flight 387. Noon lamang February 2021 ay binuksan sa publiko ang Tourism Complex at Botanical Garden sa lugar na ito, kasabay ang paggunita sa ika-23rd anniversary ng pagbagsak ng eroplano. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? Kung nagustuhan mo ang ating video, please make sure to hit the like and share button. Pero bago natin tapusin ang video na ito, narito na ang ating malupitang shoutout. Shoutout kay Heji Laos dahil pogi daw siya. Shoutout din kay Kiel Andre Tabanyag. Shoutout kay Chloe Rosiana and family na palaging nakatutok sa ating mga video. Shoutout na rin kay Eric Hardin at shoutout kay Jessa De La Cruz. Hanggang sa mga susunod natin mga video, kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood.